pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos, kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng kordero. Ang salita ng Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret?" tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika, tingnan mo." Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel." Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw namin taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa 25 linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito, mayroon tayong pinagdiriwang na kapistahan ng isa sa 12 apostol ni Kristo, si San Bartolome. Si San Bartolome po ay masasabi natin na isa sa mga, ako, talaga nakakakilabot to ang sinasabi naging kamatayan niya. Siya po ay nag-preach sa India, sa ibang bansa pa, pero ang sinasabi natin na, sinasabi sa kwento ng kanyang buhay na siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagbabalat sa kanya ng buhay. Na? Talaga hong hindi ka panipaniwala. Kaya tuloy, natatakot yung ibang sumunod sa Panginoon. Sabi nilang, hirap naman sumunod sa Panginoon. Noong nakaraang linggo lang ho, si San Lorenzo, martir, sinunog ng buhay. Ngayon po ay binalatan ng buhay. Ano ba talaga ang sasapitin? Ito lang ba talaga?
Alam niyo po, kaya yung mga paghihirap natin, yan pong mga reklamo natin, minsan kailangan talaga natin suriin, pagdasalan, pagnilayan. Kasi parang tayo nang pinakakawawa kung magreklamo tayo. Parang tayo nang pinakaapi kapag nagre-reklamo tayo. Pero yung palang konting hirap, konting bigat, patikim pa lang. Patikim pa lang yan. There is more. Totoo po yan. Kaya nga ang mga magulang natin laging pinapaalala sa atin, matuto ka. Matuto kang maglaban ng sarili mong damit. Matuto kang maglinis ng pinaghigaan mo. Matuto kang mag-ayos ng sarili mo. Matuto kang alagaan ng sarili mo. Di ba po, mga magulang, mga nag-aalaga, bakit ho? Dahil ba may balak kang iwan na siya? Dahil ba may balak kang bukas layasan mo na siya? Hindi ho. Isa lang. Dahil mahal mo siya. Kaya gusto mo siyang matuto. Para anytime na mawala ka, kaya niya. Makakaya niya. Sapagkat meron pa. Ang lahat ng meron siya ngayon ay patikim pa lang siguro ng magiging buhay pa ng mga darating pang bagay. Kaya siguro po si Bartolome at ang mga apostol, ang mga martir, ay ganun-ganun na lamang ang ginawa nilang pagbibigay ng kanilang sarili sapagkat sila ay biniyayaan ng pangunawa, ng pagtitiwala na meron pa sa kabila ng anumang kayang ibigay at gawin ng mundo para sa atin. Kaya itong joy na meron tayo ngayon, itong peace na meron tayo ngayon, itong laughter na meron tayo ngayon, itong treasure na meron tayo ngayon, gawa at bigay ng mundo, paalala ng mga sumunod at nagtiwala sa Diyos. Meron pa. Wait, but there is more. Kaya nga po, tingnan natin ang buhay ni Bartolome. Sa ebanghelyo natin, si Felipe at si Nathaniel, ang sabi nila, no, si Nathaniel daw po ay si Bartolome. They identify Nathaniel as Bartolome, the apostle of Christ. Ang isa sa mga 12 apostol, alagad ni Kristo. Tinawag nung nakita ni Nathaniel o nung nakita ni Felipe si Nathaniel, sabi niya, halika, nakita ko na ang sinasabi ni Moses sa kasulatan, ang Mesiyas na galing sa Nazaret. Ngunit ano ang sabi ni Bartolome o ni Nathaniel? Meron bang mabuting manggagaling sa Nazaret? Meron bang mabuting manggagaling sa Nazaret? Kaya naman, nagulat siya nung makita siya ni Jesus kanina, ang Panginoon ang nakakita rin sa kanya. Nung pagkatapos sabihin ni Felipe, halika at tignan mo, come and see. Sumunod. Sumunod si Nathaniel kay Felipe. After he heard, come and see, he followed. He trusted. Not immediately Christ, but Philip. Sumunod siya kay Felipe. Marahil maganda ang kanilang relasyon. Magkaibigan sila, may tiwala itong si Nathaniel kay Felipe. Kaya sumunod siya. At nang makita siya ng Panginoon, anong sabi? Narito ang walang pagkukunwaring tao. Sabi niya, sabi ni Nathaniel, paano mo ako nakilala? Ngayon lang kita nakita. Sapagkat sabi ni Kristo, bago mo pa ako makita, ay nakita na kita sa ilalim ng puno. At nagulat at nabuksan ng mata ang isipan, ang kalooban ni Nathaniel. At ang sabi ng Panginoon, maghintay ka. Meron pang mas dakila diyan. Mga kapatid, sa araw na ito, 2 tao, hindi lamang si Bartolome, ang ibinibigay sa atin ng Panginoon upang matuto tayo. Una ay si Felipe. Sa pamamagitan ni Felipe, nakilala ni Nathaniel ang Panginoon. Sinundan ni Nathaniel ang Panginoon. Dahil nga po marahil, nagtiwala si Nathaniel kay Felipe. Kaya ingatan din po natin ang ating mga pinapakita, sinasabi at higit sa lahat ginagawa sa harap ng ibang tao.
paniniwalaan nila tayo at pagkakatiwalaan nila tayo at susundin nila tayo kung nakikita nila sa ating ugali at kilos ang katotohanan. At pangalawa, si Bartolome. Pagkatapos niyang makilala si Kristo, sinundan niya ito at naging lingkod niya. At yun din po sana. Ha? Dati po, tayo ang dinala, pinakilala sa Panginoon. Bilang ganti naman sa mga taong nagpakilala sa atin sa Panginoon, bilang ganti naman sa mga taong nagturo sa atin, umakay sa atin, ito rin po ang gawin natin sa iba. Akayin din natin ang iba papalapit sa Panginoon, hindi lamang sa salita, higit sa lahat, sa pamamagitan ng ating mga gawa at kilos na tunay na kapanipaniwala. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, sa tulong ng panalangin ni San Bartolome, nawa, mabuksan natin lagi, hindi lamang ang ating isipan at kalooban, maging ang ating kapwa. Dati-dati ho, sinasabi nila, pag nanghihingi ako ng sabon, iniisip ko, kaya ko namang bumili rin. Kaya ko naman na ako na lang. E misa po, natatawa lang ako pag nagbibigay sila ng sabon para sa mga preso po ito. Para sa mga kapatid natin bilanggo. Minsan no, aabutan nila ako, Father, sabon. Oh, Father, pang sabon mo. Parang feeling ko, hindi ako naliligo tuloy. Ako natatawa na lang. Father, pang sabon mo to. Ibig sabihin niya, pang sabon para sa kanila. Actually, kaya ko pong bumili na lang. Para hindi na rin po ako iikot pa, maghahanap pa, mag-aantay pa sa kanila. Pero, mas maganda kung marami tayong tumutulong. Mas maganda kung sila rin nakakatulong. Sana ito pong hangarin natin sa pagsunod natin sa Panginoon, hindi lamang ito tungkol sa iyo at kay Kristo. Sana, araw-araw, tungkol ito kay Kristo, sa iyo at sa bago mong maisasama, maipapakilala kay Kristo. Sa araw na ito, ito ang hamon, ito ang ating misyon, isang bagong tao papalapit kay Kristo. Amen. Through his love.